kaharian sa ilalim ng dagat, islang lulubog at lulilitaw pag-usbong ng unang sibilisasyon templo sa karagatan. At mga pananakop laban sa mga lupain. Isa lamang ito sa kasaysayan na ating tatalakayin sa video na ito. Kumusta mga Behero at welcome po sa channel ko na The Good One, para naman sa panibago nating edition tungkol sa kasaysayan. At kung bago lang po kayo sa channel ko ay maaari po lamang na mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Marahil ay marami sa atin ang namangha at hindi rin maipaliwanag na mga dahilan at kung bakit may mga bagay-bagay tayo na ngayon lang natuklasan. Mga kakaibang pangyayari gawa ng mga natural na imahinasyon o mga scientificong agham. Kaya kung handa na kayo mga Behero, ating tuklasin at alamin ang mga katotohanan tungkol sa mga lugar na minsan lang natin marinig. Isa ang lugar ng Atlantis. Ayon sa kwento tungkol sa kasaysayan ng kaharian ng Atlantis. Ito daw ay lumubog at nilaman ng malaking alan deal sa kasalanan nito sa bathala kaya pinarusahan at nampadala ng napakalaking alan na lumamon sa kaharian ng Atlantis. Ngunit ayon sa siyensya, ang lugar ng Atlantis ay sadyang mababa lamang na kalupaan kaya dumating ang napakalaking unos ng tubig, nagpabaha ito at pinalubog ang kaharian ng Atlantis. Isa pa sa hindi rin maipaliwanag ng mga eksperto ay ang Sandy Island na matatagpuan malapit sa bansa ng Australia. Ayon sa kwento, mayroon daw ito na nagbabantay ng hindi pangkaraniwang nilalang kaya kung minsan ito ay hindi nagpapakita o nakikita sa mapa. Ngunit ayon sa kasaysayan nito, ang Sandy Island ay isang napakaliit na isla na wawala ito kapag high tide ang karagatan at kapag low tide naman ang isla ay muling nagpapakita. Isa pa sa nakasama sa ating kwento ay ang kasaysayan ng unang sibilisasyon ng mga tao na tinawag na Mayan Civilized. At dito nga nagsimula ang mga kultura na meron tayo ngayon. Ayon sa kwento, ang Maya Civilized ay isa sa napaka-progresibong mamamayan noong unang panahon. Dahil sa mga di inaasahang mga pangyayari, ang Mayan Civilized ay biglang nawala. Mga Behero, sa kwento natin ngayon, isa lamang ang kaharian ng Atlantis. Sandy Island at Mayan Civilized ay isa lamang halimbawa tungkol sa mga lugar na pwedeng nawala at naglaho na parang bula. Yes! Tama mga Behero, tama ang iyong narinig, ngunit sa video na ito ay pag-uusapan natin ang isa sa mga lugar o bayan ng Sorsogo na muntik nang mawala sa mapa. Opo mga Behero, tama ang iyong narinig tungkol sa isang bayan ng Sorsogon. Marami sa atin ang hindi makapaniwala at hindi naniniwala tungkol sa mga nangyari noong unang panahon. Pero mga Behero, ating alamin ang kwento at kasaysayan ng bulan, Sorsogon. Totoo nga ba na pwedeng mawala sa mapa ang bayan ng bulan? Yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Noong dumating ang mga Kastila sa Pilipinas para sakupin ito at ailaganap ang Kristyanismo sa bansa, isa ang bayan ng Bulan Sorsogon sa nasakop nito. Dahil sa pananakop ng mga Kastila, ang barangay ng Gate ay siyang naging unang munisipyo ng Bulan. Na may 280 katao lamang at tinawag ito na Bilan. Na ang ibig sabihin ay mga Berang o mga matatanda. Umipas ang mga panahon na nasakop na ng mga Kastila ang Pilipinas at sila na nga ang nasusunod. Ayon sa kwento, sa pagdaan ng mga taon, naging marahas ang mga Kastila sa mga Pilipino. At umabot na nga sa punto ng isang digmaan Pilipino laban sa mga Kastila. Nakarating ang isang balita sa Mindanao kung saan nabuo ang grupong Moro. Sino ba ang mga Moro? Ano ang kanilang kakayanan tungkol sa pakikipaglaban? Isa rin ang Moro rebel sa matatapang sa digmaan. Sakay ng mga bangka kung tawagin ay balagay na kayang sumakay mahigit 50 katao. Ang Moro ay nakarating sa atin sa Luzon at dito nga sa Bicol sila ay dumaong. Ayon sa kwento, nalirahan ang mga Moro sa Kabicolanan at nasakop nila ito bilang isang Moro pirates o mga pirata. Pero bago pa nangyari ang pananakop ng mga Moro sa Pilipinas ay nagkaroon ng kasunduan ang mga Kristiyano at mga Muslim na Moro ukol sa napipintong pakikilaban sa mga Kastila. Hanggang sa nakipaglaban ito dalay mga bolo at itaklaban sa mga espada at baril ng mga Kastila. Pero bago pa mangyari ang hindi pagkakaunawaan, ang Moro ay nanirahan sa atin, nagpagawa ng mga bahay, sasakyang dagat at higit sa lahat ang daang bantayan or watchtower kung saan isa ang barangay San Rafael or Tagbungon sa napatayuan nito malapit sa baybayin. Ang tower na yan ay nagsisilbing guide kung nasaan ang kanilang lugar na pag-uuwian. Lumipas ang mga araw, dumating ang hindi inaasahan ng karamihan.
Nang biglang ang mga iba nating mga kababayang Pilipino ay kumampi sa mga Kastila at yun ay nakarating sa pinakamataas na pinuno ng mga Moro hanggang sa sila ay nagalit at karamihan ng mga lugar na kanilang nasasakupan ay sinakop, sinunog at pinapatay ang bawat naninirahan sa isang lugar. Isa ang bayan ng Bulan Sorsogon sa sinakop ng mga Moro, pinagpapatay ang mga naninirahan at sinunog hanggang sa matupok ito and parang ghost town. Dahil ni isang taga-Bulan ay ayaw nang bumalik o manirahan pa. Marami sa ating mga kababayan ang umakyat na lamang sa bundok kaysa bumalik ito. At ng mga panahon din iyon matapos ang digmaan ng Moro at mga Kastila. Nagkaroon uli ng panibagong munisipyo ang Bulan sa Banwangdaan kung tawaging ito sa ngayon ay Intramuros sa Sitio Poa, Barangay ng Lahong. Marahil mga biyahero ay napaisip kere na pwede palang mawala o maglaho ang isang lugar hindi dahil gumunaw ito. Kundi sa mga pangyayari ng hindi inaasahan. Hanggang sa muli mga biyahero at sana ay may maturunan ka at may napulot na aral tungkol sa ating kasaysayan. Hanggang sa susunod na naman mga biyahero para sa next episode natin. Ay pag-uusapan natin ang tungkol sa mga Moro people at sa mga tinayong watchtower sa Bulan. Hanggang sa muli mga biyahero, maraming salamat.